Mark said. Quote, supporting someone on a regular basis is wrong. You make him dependent on help and you make him lazy. Giving someone help is very good and noble, but not to the point where you will make him solely dependent on help. Showing compassion to your fellow human being is a good deed, but by giving him an unlimited support, you are not encouraging him to become diligent, but teaching him to become as lazy as a sloth. Unquote. Lakas po rin ang loob ko, sir, dahil sa healing ko ng Panginoon. Basta magtitiis lang ako. Ito naman si Alicia po, ma'am. Edad ko 41. Ito naman yung bunso ko, 3 years old. Opo, ma'am. Kayo po tayo, ano po ang pangalan nyo? Ako si Antonio, ma'am. Ilang taon ka na po tayo? 63. Nay, balik ilan po yung anak nyo? 4 po, ma'am. Saan po yung 3? Nagkuha po ng maguha pa ng mga kahoy po, ma'am. Dahil ako naman nag-ibig case, nagtitinda. Bali sila yung kumukuha, tapos ikaw na yung ano? Opo, ma'am. So, bali, ang kinanapuhan nyo dito na is magkakahoy? Opo, ma'am. Isa. Magkano naman ang kinikita nyo doon, nanay? Minsan, 1 lang po, sir. Kulang pang isang araw namin. Pero minsan, nagirap-hirap lang ako minsan. Minsan, mapahiya na lang akong nagkukuha dyan kung saan ako kumukuha ng tinda. Nakititinda ng mga gulay. Sa bukid, nakati kami sa pagbintahan. Wala, wala nang iba. Eh si tatay, ano naman ang trabaho mo tayo? Dito lang sa tayo, sir. Bakit? Eh, mga kambot ng mandigat. Ah, may nararamdaman ka? Oh, sir. Ano yung nararamdaman mo? Ito, tiyan ko, sir. Mahapdi. Pagka nagbubuhat ako ng mandigat. Okay. So, bali, daddy tayo, ano naman ang trabaho mo? Yung hindi ka pa nagkakasakit tayo, ano yung trabaho mo? Tatalo sa balay. Bukid din. Bakit, nanay, anong nangyari kay tatay? Pwede niyo bang ikwento sa amin? Kasi pag yung tapos ng tanim, sir, eh, nagsimula na nagtae, yun, natuloy-tuloy na bumagsak ng katawan niya, sir. Nagdiarrhea? Oo, sir, dahil sa po, wala na, bagsak lang sa katawan niya, hindi na nakakatrabaho. Kaya yun, kahirap na pahirap lang ako magharap, kung saan saan ako mag-utang, hindi, magpinda ng kahoy, manguha sa butid ng gulay, yun, binibinta ko. Di tapos maghati naman kami yung may-ari ng kuwang gulay. Parang may pangbili lang ng pang-araw-araw namin. So magkano naman ang expected mo na babayaran niyo doon? Yung itrasan sa 900 po, wala lang ako pagkukuha lang. Pero hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin ba napapaulit sa sound? Wala pa nga, sir. Mga business kasi mabag.
Pero ano ba yung nararamdaman nyo, Tay, sa sarili nyo? Nagbubustog, nangihina yung katawan ko. Wala na akong ma... Nakakainom ba kayo ng gamot, Tay? Oo, minom yung ako. Yun lang, minom ko lang. Tag-tres, isang dito nila. Yung mumurahin? ₱3. Nanay, ano yung pakiramdam mo ngayon sa sitwasyon nyo na may nararamdaman si tatay at hindi makapagtrabaho at hindi makatulong sa'yo? Minsan po kasi, hirap na ang kalooban ko sir na maghanap. Minsan ako maghanap. Sakit nga sa dibdib ko sir na ako mag-isip. Sarong bahay. Pag ba akong lalaki. Naisip ko na lang magkahol, hindi, magtinda na lang ito, sir. Wala lang ako ibang lapitan. Wala lang ako may utang. Diyan lang sa lang, hirap mo lang ang pan. Hindi ba, hihinga na lang ako ng malalim. Para matapa-relax ko yung isip ko. Ngayon matagal na kasi walang trabaho sa yung asawa ko. Magpipis na lang ako maghanap ng buhay. Hindi na ako magpipis ko sa rin, ano naman. Wala nang makakain yung mga anak ko. Saka yung asawa ko. Mamay hapon, sir. Problema lang naman lang yung bigas. Kasi bakit? Wala na naman kami bigas din. Wala na naman kaysa sa ingin. Okay, sir. Malakas po rin ang loob ko, sir. Dahil sa healing ko ng Panginoon. Basta magtitiis lang ako. Hindi ko naman siya pinababayaan. Lagi ako nag... binabanggit si Panginoon. Biruin mo, Tay, sa loob ng 1 year, hindi ka pa nakakapag-check up. Hindi ito nga sir, dahil kasi walang pera. So okay, nang susunod, kailangan mo magpaano, kailangan mo ng ₱900 para... Oo, oh, sir. Hindi naman ako nag-anlan, basta... Panginoon sa akin. Ito wala akong pera. Basta hindi mo lang ako pabayaan. Alam mo, sa panahon ngayon kasi, Tay, kapag wala kang pera, wala talaga. Wala ka, sir. Wala. Nasa kapuan ng tao, sir. Makakatulong sa akin. Hindi ka papansinin, Tay, kapag wala kang kapera-pera. Ang dalawang importanteng bagay na hindi dapat pagkakitaan ay ang healthcare at edukasyon. Ang healthcare at edukasyon ay dapat ituring na isang human right at hindi isang pribilehiyo. Ang malusog na pangangatawan ng ating mga kababayan ang magdadala sa atin para sa isang masaganang bukas. Ang malulusog na mamamayan ay katumbas ng isang malusog na lipunan. Ang malusog na lipunan ay katumbas ng isang malusog na ekonomiya. Ako ay walang hangad na sumabak sa politika. Subalit, kung ako ang magiging pinuno ng ating bayan, aking isusulong ang universal healthcare. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan para sa serbisyong pangkalusugan. Walang isa man sa atin ang nararapat na gumastos o maglabas ng pera para sa usaping pangkalusugan. Aking bubuwagin ang kartel ng private hospitalization.
ang lahat ng ospital sa bawat sulok ng bansa ay magiging pagmamay-ari ng taong bayan. Walang isa man sa atin ang may karapatan para pagkakitaan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Tayo ay magbuklod-buklod at humiyaw para sa isang universal healthcare. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ito ko sir, kahit pinupunasan ko palagi yung asawa ko dahil kaliligo lang. Ado lang, nainit talaga. Dahil magaling lang kasi nung kwan. Initin ang katawan niya. Lagi itong sakit niya kasi. Kaya itong ginagawa ko, pinupunasa ko palagi. Eh tatay, paano kapag pupunta ka ng CR eh? Inaalalayan ka pa ba ni nanay? Inaalalayan ako sir, pagka hindi ako nakainom ng dipuminak. Kung nakainom ako, medyo nawawala yung manhid ng mga paa ko at saka mga katawan ko. Yan. Pero hindi ka na makabuhat? Hindi ako makabuhat sir, ng tubig sir. So si nanay na nag-alalay sa'yo? Yung asawa ko sir. Saka yung anak kong isang lalaki. Dati. Tatay, ano yung pinasawag nyo dyan? Sa gulay na yan? Sardinas, sir. Sardinas lang. Kain ka na nga doon. Mayayak. Huwag na din ka na. So, pagpasok natin, kusina na. Okay. So, ate, ito bali yung kusina nyo. Opo, sir. Tapos yung ano nyo, dingding nyo, butas-butas na. Opo nga, sir. Pang budget ko, sir. Okay. So, ito yung ano, yung bali lutuan nyo. So, comrade, ang pasok tayo sa kwarto nila. Sir, tara, pasok tayo sa kwarto. Saan nga pala natutulog dyan si, ano, si tatay? Saan ka natutulog dyan tayo? Saan? Pasok kami, ha? So, dito natutulog si tatay. Ano yung pinansasapin dito? Wala po sir, ganyan na. Yung mga pong naman, yung dalawa pong anak. Dito lang? Opo, sir. Ito. Okay. So, mainit dito. Grabe sa inyo. Dito, maglagayan nyo ng damit. Ito, comrade, oh, tignan mo dito, puro lagayan ng damit. Oh. Ay, oo nga. Wala silang ano. Matambak-tambak dito. Oo, wala silang lagayan ng damit.
So doon, Comrade, punta tayo doon. Dito naman ate, sino naman ang natutulog dito? Yung dalawa pong anak ko, sir, yung pangalan. Okay, yung sumunod. Dito. Ito yung Comrade dito. So dito sila natutulog. Ikaw ate, saan ka nga pala natutulog? Yung tabi-tabi kayong tatlong, sir. Yung dalawa naman dito po, sir. Okay. Dalawang panganay. So dito. Pakaya ng mga oran. Ito po, sir. Dito. Kurti na lang ang division nila. Opo, opo, ma'am. Dahil wala naman kasi yung bahay pang bilhin ng bahay. Okay. So bali ito ate, itong tatlo na to is bibenta mo. Opo, sir. So 20 pesos ang isa. Opo, sir. Bali magkakaroon ka lang ng 60 pesos. Sa tingin mo kakasya ba sa inyo ngayon? Pangbili ng 1 kilo po, sir. Ulam, tuyo na lang. Yun na lang, pagkakabilihan niyo po, sir. O sige ate, samahan kita. Tatlo. So bali dito mo binibenta, ate? Opo, sir. Ano ba ang trabaho nila dito? May kantina po, sir. Buti sila may concern para guluto nila. Ah, okay. So bali tatlo? Opo, sir. Kukuli mo pa yung dalawa? Opo, sir. Kukuli yung dalawa. Sige, pati nga ako. 60 pesos. Opo, sir. Ito, kasi ako na po, sir. Ito yung isang tinong bigas. Saka itong guluto mo ng... Ito yun, yung bariya, yun na lang, ulam namin. Adi, bili ako ng basag ng kuwan, isang kilong bigas. So bali ate, ayang kinita mo para mamayang hapon. Opo, sir. Tuyo. Karim. Ito po, sir, ang bintang ko ng kahoy. Bili ko na ng kuwan. Bigas. Pang hapon. Bukas, problema na naman. So ang nabili mo sa naibenta mo is itong ano, tuyo. Pagbigas. Tapos bukas na naman. Bukas na lang po, sir. Wala na naman. Wala na naman po. Magkano na lang natira sa'yo? 5 peso na lang po, sir. 5 pesos. So anong gagawin mo dyan sa 5 pesos na yan? Hingi na lang po, sir, kung bunso ko mamaya. Ano naman? Kapang hihingi, ay nangihingi si bunso mo. Hingi na lang, sir, ng kwan. Ang fit naman ng aso nyo. Anong mga pangalan yan? Ha? Anong pangalan na ito? Hindi nyo alam. Ah, okay. Okay to, lalaki. Tingnan na kayo, nakaharap ako ng pangibili ng bigas. Nakabili ko ang hapunan natin. Parang bukas na lang, problema na naman. Hindi lang. Ulam ating tuyo. Ayaw. Wala naman iba. Ayaw. Thank you.
What another BS is this? What happened to innocent until proven guilty? Bakit ang mga demonyo, mga kawatan at mga bayaran sa Kongreso ay binaligtad ang batas? So ngayon ano na? Guilty until proven innocent? Ganun ba? Such BS! Mark said, quote, "My friends, you have to know that in the Philippines, presumption of innocence is a right guaranteed by the 1987 Constitution. Article 3, Section 14 states that in all criminal prosecutions, the accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. In my personal opinion, the Congress is full of incompetent, crooked, corrupt, and insane lawmakers. The bill that they just passed is clearly unconstitutional." Unquote. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Meron na kayong ano tayo, meron na kayong tatlong sako ng bigas. Ha? Ayan, Nay. Ito na. Yung pinapangarap nyo. Yung lagi mong binibili sa tindahan. Ngayon meron ka na. Maraming maraming salamat po sa yung tulong nyo sa amin. Araw-araw, hindi ko na mahal at yung tulong nyo pag yung pagdating namin na tulong. May pero makaginhawa lang ako. Pakirandam po, sir. Kasi wala lang akong pagkukuha ng iba. Ano na talaga, hindi ako makahanap ng ganyan. Kahit isang buwan, ilang buwan, hindi ko na mahanap ko, sir. Talaga, laki yung pagkakasalamat ko sa inyo, sir. Hindi akong biyayang tinulungan. Pangalawa, salamat sa Panginoon. Then may mabait na tao na tumulong sa amin po, sir. Maraming salamat po, sir, talaga. Dahil hindi ko na mahal. Talaga isang bonyam ko, sir. Kahit anuin ko mga hoy, magtinda ng gulay, hindi ko mahanap sa isang araw-araw yan. Wala akong maano, sir. Kaya malaking pagkakasalamat ko, sir.
Muna po, sir, maraming salamat na dumating sa buhay namin po, sir. O, sige, eto, nanay. Bukod pa dito, nay, meron kaming isa pang sorpresa para sa inyo. Ha? Ano na, naiyak na tuloy si nanay. Ayos lang yan, nay. Sige na po, sir. Okay lang, okay lang. Sabi ko ang ginagasal palagi kasi po, sir. So sana may tutulong sa amin. Hirap na ako talaga, mga hoy. Sabag na po. At sa sana ako kumukuha na pagtinda, kumakititinda. Tapos maghati kami yung may-ari. Yun lang po sa pinagkakasya ko na. Ang tinitinda kong lahat yan ang pagtinda kong gulay, sir. Kaya yung damating biyaya sa ayin po, sir. Pero makaluwag na isip ko punti. Okay. Sige, nay. Nay, meron na bukod, kanya, nay. Oh, ito nga, ulitin ko, nay. Bukod pa dito, meron pa kaming ibibigay sa inyo na cash money cash, yeah, para makatulong sa inyo, nanay, ha? Para hindi ka na maghanap araw-araw ng mga tsaka sa gamot ni tatay. Oo. Papagawin okay na siya. O, sige, tara, pasok tayo sa loob. Ito, nanay, ha? Na ano talaga ako sa inyo kasi lalo pat si tatay may sakit. At walang ibang tumutulong sa'yo. Kailangan pa ni tatay ng ano, ng check-up pa. Okay. So, unahin ko muna si baby, nay, ha? Ang bunso mo. Okay. Dahil ano, dahil mabait si Bunso, bumili kami ng Barbie. Oh, gusto mo ba to? Barbie? Sa'yo na, oh. Wow! Ang ganda, oh. Ayan. So, hindi pa yan, syempre. Meron pa kaming toy sa binili para sa'yo. Oh, doctor set yan, ha? Ayan. Ayan. Tapos, ito pa, oh. Naku, tatlo. Daming laruan ni baby, oh. Ayan. Okay. Salamat, sir. Ayan. So, ito pa, nanay, tatay, itong mga, ano na to, regalo na to, is nanggaling to sa mga contributors, pati kay Comrade Mark. At meron pa silang itinibibigay na cash money para kahit paano makatulong na sa inyo, makatulong na kay tatay sa pagpapagamot niya. At sa panggastos nyo rin dito. Okay? So, ito, pinaabot ni Comrade Mark, pati ng mga contributors, cash money para sa inyo. Ha? Alam ko na makakatulong sa inyo ito. Okay? So, ganito may kamay mo, nay. Yan. Dalawang kamay, nay. Dalawang kamay. Yan. Okay, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,500, nanay, ha? Para sa gamot ni tatay at sa pampapacheckup niya. Okay? Welcome. Maraming salamat po, sir. Itong binigay yung tulong sa amin. Malaki ng tulong sa amin po, sir. Mga araw-araw namin. Salamat ang guli ko na ng gamot yung asawa ko. Maraming salamat po talaga, sir. Maraming tulong sa amin to. Salamat rin sa Panginoon po, sir. Yung binigay niya sa amin na biyaya. Bihira na po, sir. Yung dumating sa amin po, sir. Ay, wala silang pagkatulong sa amin dito. Hirap nila po talaga mahanap. Ngayon, may dumating po sir na ako. May tumulong sa amin. Malaking pagkasalamat po sir sa inyo. Kalalawa sa Panginoon. Dahil may tinuro sa amin yung magtulong. Ngayon, maraming salamat po sir sa ano namin. May pambili na po ng gamot ng asawa ko. May pa check up ko na po, sir. Okay. So, ito, nanay. Magpasalamat ka sa mga contributors natin at kay Comrade Mark. Okay. Maraming salamat, madam. Maraming salamat, madam, sa pagtulong niyo sa amin. Kay Sir Mark. Kay Sir Mark.
malaking tulong sa amin na po, sir, sa tulong nyo na sa binigay ninyo. Alam nyo, Nay, deserve nyo naman talaga na dapat mapunta sa inyo yung tulong na yan, ha? Okay? So, Tay, matanong ko lang, ano nga palang nangyari sa mata mo? Maliit ako sa lang, mahili ako maglaro ng laruan ng ganyan. Yung nakakapagal. Natama yung mata ko. Natama yung mata ko, okay. Tapos nung hindi pa gano'n lumala na, nung tumanda na ako ng tumanda na. Hindi na napacheck up? Okay. Okay. So, Nay, ayan, meron na kayong pambili ng gamot, meron na kayong pampacheck up, at meron na rin ipang gasos dito sa bahay. At may isa pa, meron na kayong bigas. Hindi mo na po problemahin yung bigas. Tay, ha? Maraming maraming salamat. Welcome, welcome. Pagkinawa na ng kalubang ko sa kalubang. Mm-hmm. Kami masaya din kami para sa inyo kasi deserve niyo yan, matanggap yung regalo na pinibigay niyo. Okay? So, salamat. Una rin kami, ha? Maraming salamat, sir. Welcome, welcome, welcome. Maraming po salamat po talaga, sir. Welcome, welcome. Wala kayong ayon po lang sa ngayon. Maraming salamat, madam. Ito nga yung Barbie. Maraming muna. Wow, ganda ng dress. Gusto mo pa? Ito, ice cream. Okay. Gusto mo pa ng ice cream? Oh, ito pa, may donut ka pa. Yan. Saka hindi lang yan, may pizza. Oh, may tuktuktur ka din. Uy, may sinis, may sipon ka ata. Yan. Gusto mo mag-doktor-doktor? Gusto mo maging doktor? Ha? Tignan mo, pinutin mo. Ito nga, ito nga. Ah. Ito pa ha, mayroon pa yan ang mga gamit sa pang-doktor-doktor, doktor set to. Maraming salamat po, Sir Mark. Nasarap na ang problema namin. Maraming maraming salamat talaga po, Sir. Maraming maraming pera. Salamat talaga, Sir, sa pagbiyaya sa amin. Admin Jenna's response. So you are red tagging Mark, huh? Do you plan to leave a red tagging comment on his channel? Think again. Mark means it when he says it. Just in case you missed it, he already sued a number of people for red tagging, defamation, and libel. Two are from Manila, one from Rizal, and one from Pampanga. So do you want to be the next one? Bring it on. We will save your red tagging comment. Screenshot save it. We will save your internet URL, and we'll have someone trace your location. We will find out who you are, we will file a blotter, and Mark will file a case against you. Mark has an army of lawyers and he has financial resources. Let's see how tough you really are.
Ano yung mga pangarap niyo sa buhay? Ikaw, ate, anong pangarap mo? Nurse po. Ikaw? Teacher po. Sa ngayon ba nakakapag-aral pa kayo? Hindi po. Bakit? Online po kasi yung pag-aaral ngayon. So ngayon hindi kayo nakakapag-aral? Hindi po. Hmm. Eh, paano yung matutupad yung pangarap nyo kung hindi kayo nakakapag-aral? Wala bang pampaaral si mama? Wala po. Kaya yun na lang yung ginagawa nyo, tumutulong na lang kayo sa magulang nyo. Opo. Gusto ko po kapag tapos ng pag-aaral pa. Kaso pa wala kaming wala pong perang pang-aaral. At kinakapos din po kami sa pagkain. Oo, dahil sa dami nyo. Yung iba mo pang mga kapatid, dun pa nakatira sa inyo? Opo. Mahirap talaga pag ano. Madami kayo kasi eh yung iba mong kapatid hindi rin nakakapag-aral. Hindi po. May mga maliliit pa ba kayong kapatid? Meron po. Gaano ba kahirap yung buhay niyo sa inyo? Hirap po talaga. Gaano kahirap? Madalas ba wala kayong makain? Okay. Kaya mas ninanais nyo na ano, na mamulot na lang ang sibuyas para kayo paano makatulong sa mama niyo? Okay. Ano yung pangarap nyo para sa sa inyo o kaya para sa magulang nyo? Ano pangarap mo para sa mga magulang nyo? Sana po, maging masaya po kami. Buo po. Ikaw, Mariel? Gusto mo bang ano? Gusto mo bang pinapangarap mo ba na sana isang araw makaraos kayo sa kahirapan? Opo.